mister ni Lovelin, may itinatagong asset na ang mga nakakita na papa tong 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 pakitong kitong. First time ko po makakita ng ganyan para sa akin, lalo po siyang pumili. Nung nagbihis siya, pagkatapos ng maligo, doon ko na po napansin. May iba kong kasitahan, hindi nila nakita, yung asawa ko lang. Si Alvin kasi, hindi lang dalawa ang utong, hindi lang tatlo o apat, kundi lima. Ako ay may limang utong. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Alam, may limang didi pala to. Baboy lang yung gano'n na mga didi, marami. Nilampasan niya pa yung kalabaw, apat lang eh. Natutuwa po ako at napupugian sa aking asawa kasi siya lang po nakilala kong may limang utong. Yung nakita ko siya, nalok po siya mina. Ano nga bang meron sa kanilang mga wangkata o katawan? Bakit tila meron silang extra o angat sa iba? Bata pa lang daw si Alvin, meron na raw talaga siyang apat na utong. Hindi naman ako nalihi. Pwede dyan, sabi ng nag-anak, nagpa-anak. Pero nung siya'y nag-18, laking gulat niya na ang apat niyang utong nadagdagan pa. Naging lima. Nung nakita ako, nagulat ako. Ano nangyari? Ilan bang susunod to? Inaganyan ko pa. Akala ko buling. Pero hindi lang pala si Alvin ang may maraming utong sa kanilang pamilya. Dahil ang kapatid niyang si William, meron ding apat. Nagtataka rin kung bakit ganyan kaming magkapatid. Ang iba naman namang kapatid, dalawa-dalawa. Pag ginawakan ko, may kiliti ako. Pag ginawakan ko ulit sa ilalim, may kiliti din ako. Wala namang likido o gatas na lumalabas. Kung tatrabaho po ako kay Sir Henry, masyadong mainit, kaya nga inubad ko yung balamit ko. Kita niya na lima daw ang utong ng ko. Sabi niya, i-post niya daw. Gusto ko rin po na malaman na ng tao may ganitong kondisyon. Nung bata pa din siya, naglalaro kami noon nung kansaw. Sabi niya para may handaw ng dede. Sabi niya, mas marami sa akin. May lima sa akin eh. Hindi rin naman ako nadismayaki yan po ang bigay sa kanya ng Diyos po. Ay, kahit na ganun po siya, mahal ko pa rin siya at tanggap ko kung ano meron siya. Ipina-check up namin ang magkapatid at ayon sa isang breast surgeon, ang dalawa may kondisyon na tinatawag na polyphilia. Kondisyon na ang tao nagkakaroon ng sobrang utong. Pero kadalasan sa ganitong mga kaso, nagkakaroon lang daw ng tatlong utong o nipple. Kaya pambihira ang kay Alvin na lima. Wala naman siyang extra breast tissue. It's just the nipple and the areola complex. Usually, congenital anomaly siya. Ang surgery usually is cosmesis. Gusto mo patanggal for cosmetic purposes. But it doesn't mean na may extra nipple kailangan to. As long as walang problem. Pero may balak ba si Alvin at ang kanyang kapatid na ipatanggal ang sobra? Hindi ko gusto tanggalin yung extra na utong. Kasi wala naman kaming nararamdaman sa lawas na hindi naman palablitado. Hindi nila dapat ako ilawanan dahil natural lang po sa akin to. Binigay ng Diyos sa akin. Huwag naman daw ismulin ang katawan ng 18 anyos na binata mula sa bayan ng Balingasag sa Misamis Oriental. Dahil oras na i-flinex niya ang kanyang katawan, parang makamandag. Maraming nagsasabi na parang kobra daw yung katawan ko. Mapangiti na lang po ako sa sobrang saya dahil maraming humahanga po. Si Dave, meron na ring 6-pack abs, batak na biceps at triceps. May utos yung mama ko. Ako po yung katawag kasi ako lang yung may malaking katawan. Pero hindi raw ito katas ng pag-gym. Ang kanyang batak na katawan, produkto raw ng pagbabanat ng buto. Dahil po sa trabaho sa bukit, pinilig po ako. Gumagamit ako ng 2 container, may bulod na tubig. Minsan po, wala kaming makakain kasi wala kaming harvest. Minsan po, nagbubungkal po ako ng lupa para tanim gulay. Buhat po ako ng isang sakong palay. Pangatlo, sa 8 magkakapatid si Dave. Mga magulang ko ay magsasaka. Proud po ako kasi dito kami nabubuhay, dito kami kumukuha ng pag-aaral namin. Naawa ko sa aking mga anak kasi hindi ko naibigay ang pangangailangan. Iniiyak ko na lang sa ako sa Ginoo na natulungan niya kami. Lahat daw ng sakit ng katawan, titiisin niya.
makapagtapos lang ng pag-aaral para maiiwas ang kanyang pamilya sa tumutuklaw sa kanila ang kahirapan. Post ko yung video kasi kung makita ng maraming tao kung paano gawin para ma-inspire po sila. Pagkalaing ito lang palang magpasikat sa akin, katawan ko. Sabi nila kapag pira ka daw pag malaki ng viewers, followers mo, hirap ng buhay, naiiyak po ako. Kasi po, pag umuulan, tumutulo pong yung bubong. Nasabi ko sa sarili ko, pag kamit ko ng pangarap ko, mapayos ang bahay namin. Pangarap ko po ay maging boksingero. Yung muscle na parang nagpa-V sa kanyang trunk ay latissimus dorsis. Maganda yung kanyang pagkaka-develop. Yung mga exercises and daily routines, that's a way of improving our muscle performance. Lima man ang utong o ang kaha, malakobra. Sa totoo lang, ang tunay na nagpapaangat sa kanila ang pareho nilang hangarin na mahalin at mapabuti ang kanilang pamilya. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.